Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Isama natin sa banal na misang ito ang lahat ng nakikiisa sa atin sa Facebook Live at sa YouTube channel. Patuloy nating pinagdarasal ang kagalingan ng lahat ng mga may sakit at ang seguridad ng ating mga kapatid na mga overseas Filipino workers. Mga kapatid, tayo ngayon ay nasa ikalimang araw ng ating Misa Nobinaryo sa karangalan ng banal na puso ni Jesus. At ipinagdiriwang din natin ngayon ang dakilang kapistahan ng Corpus Christi o ang banal na katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Tunay ngang suma sa atin siya sa sakramento ng bago at walang hanggang tipan na ang buhay na alaala ng kanyang pagliligtas at pag-aalay ng sarili. Siya ang buhay na tinapay na mula sa langit na nagbibigay buhay sa sangkatauhan. Inalay niya sa cross ang kanyang katawan at dugo para sa ikaliligtas ng sanlibutan. Upang tayo maging marapat gumanap sa pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kahit taasan.
Manalangin tayo. Diyos na totoo at tao namang totoo, Panginoon namin Yeso Kristo, ang huling hapunan na inilagak mo para kami magkasalo-salo sa alala ng iyong pagpapakasakit ukol sa mga tao. Ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Ang iyong katawan at dugo ay aming idangal sa pagdiriwang upang ang dulot mong kaligtasan ay lubos naming mapakinabangan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsimpo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, alalahanin ninyo kung paano niya kayo pinatnubayan sa ilang sa taon ng 40 taon upang matuto kayong magpakumbaba. Sinubok niya kayo kung susundin ninyo siya. Tinuruan niya kayong magpakumbaba. Ginutom niya kayo bago binigyan ng mana. Isang pagkaing hindi ninyo kilala ni ng inyong mga nenuno. Ginawa niya ito upang ipakilala sa inyo na ang tao ay hindi lamang nabubuhay sa pagkain, kundi sa salita rin naman ng Panginoon. Huwag ninyong kalilimutan ang Panginoon na nagpalaya sa inyo mula sa pagkaalipin ng bansang Ehipto. Siya ang pumatnubay sa inyo sa inyong paglalakbay sa malawak at nakatatakot na ilang na puno ng makamandag na mga ahas at
alakdan. Nang wala kayong mainom, nagpabukal siya ng tubig mula sa isang malaking bato. Kayo ay pinakain niya roon ng mana, isang pagkaing di ninyo kilala. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo, bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay nag-uutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin, ang tuntunin at mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, hindi ba't ang pag-inom natin sa kalis ng pagpapala sa ating ipinagpapasalamat ay pakikibahagi sa dugo ni Kristo? At ang pagkain natin ng tinapay na ating pinaghahati-hati ay pakikibahagi naman sa kanyang katawan. Kaya nga, yamang isa lamang ang tinapay, tayo'y iisang katawan, bagamat marami, sapagkat nakikibahagi tayo sa isang tinapay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Pagkain mula sa langit, ngayon hain sa daigdig, andog ng kaibig-ibig, kailan may di masasagid. Paghahain inilahan nang ialay si Isaac, ang korderong nagliligtas, ang mana nang nagsilipas. Paskol naming mapagmahal, kami iyong kaawaan, gawing dapat makinabang sa pagkain iyong alay. Hanggang langit ay makamtan, magagawa mo ang lahat upang tanan ay maligtas.
kain mo sa iyong hamad. Lahat kami iyong alagad sa buhay mo. Walang wakas. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain nito. At ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman." Dahil dito'y nagtalo-talo ang mga Hudyo, paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang aking laman, ang laman ng anak ng tao, at inumin ang kaniyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At muli ko silang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang namatay sila bagamat kumain niyon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Si
Umiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, ha? Sa maluwalhating kapistahan ng Corpus Christi, bago tubayo bumaling sa kanyang turo na si Jesus ang tinapay ng buhay, mas magandang pagnilayan natin ang tagubilin ni Moises sa aklat ng Deuteronomio. Ipinapaalala ni Moises sa mga tao kung paano sila kasama ng Diyos sa kanilang 40 taong paglalakbay sa disyerto. Doon, sila ay sinubukan ng Panginoon at pagkatapos, sila ay binigyan ng pagkain at tubig para sa kanila. Pinakain sila sa disyerto ng mana. Isang pagkain na hindi mo alam at ng iyong ama. Isang mahalagang bahagi ng aralin gaya ng ipinapaliwanag sa atin ni Moises upang maunawaan natin kung saan nagmumula ang tunay na pagkain. Ang ating tunay na pagkain ay hindi lamang nagmumula sa tinapay. Ngunit ang tunay na pagkain ay nagmumula sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Panginoon. Kaya mga kapatid, kapag ang ating mga puso ay sinanay sa kahirapan sa panahon ng ating paglalakbay sa disyerto, mas malalim nating maunawaan na ang lahat ng mabuti sa ating buhay ay mga libreng ligaro ng Diyos sa atin. Ang katibayan ng walang bayad na pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya nga sa ating paglalakbay, habang tayo ay nahaharap sa disyerto ng kalukutan, habang tayo ay naharap sa mga sakit, sa galit at paggalito, sa takot, at sa lahat ng sakit sa buhay, tayo ay pinagkakalooban ng Diyos ng isang tinapay, isang espiritual na tinapay na nagbibigay sa atin ng lakas upang harapin natin ang mga pagsubok, ang mga paghihirap, ang mga sakit na ating dinadaranas sa ating buhay. Tandaan natin, sa kabila ng lahat ng pagdurusa, sa lahat ng paghihirap, nandyan palagi ang pag-aalaga sa atin. Nandyan palagi ang ating Panginoong Diyos na nagpapakain sa atin, na nagbibigay ng lakas sa atin sa pagharap sa mga ganitong pagsubok sa ating buhay. Kaya nung sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo natin sa mga Hudyo, ako ang tinapay na bumaba mula sa langit. Marami sa kanyang mga tagapakinig, lalong-lalo na ang mga Hudyo, ay pamilyar sa tradisyon ng lumang tipan ng tinapay na bumaba mula sa langit. At naalala nila na ang mana na binigay sa kanila ng Panginoon. Ngunit si Jesus ay nagpapakilala sa kanila ng bago, mas mabuting mana, mas higit pa doon sa tinapay. Ang bagong mana na ito ay isang pagkain na hindi lamang nagpapabusog ng ating pisikal na katawan, kundi ang manang ibinibigay sa atin ng ating Panginoong Hesus,
kundi ang tinapay na buhay na magbibigay sa atin ng walang hanggang buhay. At ang walang hanggang buhay na ito, at ang tinapay na buhay na ito, ay si Jesus mismo, ang tinapay ng buhay na mula sa langit. Dahil dito, marami sa mga Hudyo, marami sa mga tagapagsunod ni Kristo ay nalilito at nababahala at hindi nauunawaan ang kanyang mga turo. Pareho din tayo ng mga Hudyo. Pareho din tayo mga tagapakinig ni Kristo nung panahong iyon. Marami sa kanila ang hindi nakakaunawa ng ganitong turo ng ating Panginoong Hesus. Dahil doon, marami sa kanila ang nagsisialisan. Mga kapatid, sa panahon nang tayo ay nagsisimba, sa panahon na tayo ay nagdiriwang ng banal na misa, inaalala-ala natin palagi ang dakilang gawa ng ating Panginoong Hesus. Lalong-lalo na ang ginawa ng ating Panginoong Hesus sa ating mga unang magulang. At ang banal na misang ito, ang salitang Eucharistia, ay nagmumula sa salitang Griego. Ito ay nagpapaalala sa atin na magpasalamat. Magpasalamat sa Panginoon sa mga biyayang ipinagkakaloob sa ating pang-araw-araw na buhay. At tayo ay inaanyayahan ng ating Panginoon na makiisa sa piging, na makiisa upang pakanin ang bawat isa, lalong-lalo na ang salita ng ating Panginoong Hesus. At sa pamamagitan nito, ang lahat sa atin ay mabubusog ng tinapay ng ating Panginoong Hesus na nagmumula sa kaniyang bibig. Ang tinapay na ito ay dapat nating kainin na may wastong panloob na disposition. At ito yung mahalagang paalala sa atin na kapag tayo ay tumatanggap ng sa banal na komunyon, dapat nakahanda ang ating sarili. Dapat na tayo ay nasa wastong disposition. Kaya nga sa ikalawang pagbasa sa atin ngayon, itinanong ni San Pablo, sabi ni San Pablo, ang tinapay na ating pinagpuputol-putol, hindi ba ito ay pakikibahagi sa katawan ni Kristo? Ganon din sa parehong liham ni San Pablo, pinayuhan ni San Pablo na maghanda ng mabuti bago tayo tumanggap ng banal na komunyon. Kaya nga sabi ni San Pablo, kaya't ang sino mang kumain ng tinapay at uminom ng kupa ng Panginoon nang hindi karapat-dapat ay mananagot para sa katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga sa atin pagsisimba, sa atin pagtanggap ng banal na komunyon, mas maiging suriin muna natin ang ating sarili. Tingnan muna natin ang ating sarili. Tingnan muna natin ang laman ng ating mga puso. Tayo ba? Ang laman ba ng puso natin? Baka punong-puno na ng basura. Baka punong-puno na ng galit. Baka punong-puno na ng inggit. Baka punong-puno na ng pride, pagmamalabis.
mas maigi, tanggalin muna natin ito sa ating mga puso. Linisin muna natin ang ating mga puso. Bawasan muna natin ang mga bagahing dala-dala natin sa ating puso. Kaya nga ang simbahan ng Quiapo, araw-araw, mayroong sakramento ng confession na inanyayahan ang lahat na magkumpisan, na magsisi at humingi ng kapatawaran sa kanilang kasalanan para mas maging karapat dapat tayo na tumanggap ng banal na katawan at dugo ng ating Panginoon. Dahil sabi ni San Pablo, ang sinumang kumain nitong banal na katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus na hindi karapat-dapat at hindi kinikilala ng ating tinatanggap na ito ay tunay na katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus, ang taong ito mismo ang siyang naghahatol sa kanyang sarili. Kaya mga kapatid, ang masayang kapistahan na pagdiriwang natin ng Corpus Christi ay nagpapaalala sa atin ng dakilang regalo ng ating Panginoong Diyos na matatanggap natin sa banal na misa. At ang pagpapakilos sa atin na maghanda ng mabuti sa pagtanggap nito dahil tayo ay inaanyayahan ng Panginoon ng isang mas malalim na pakikiisa sa Kanya at sa Kanyang Ama. Amen. Tumayo po ang lahat, sumasampalataya ako. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanang Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paparito at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, at sa pagkabuhay na mamuli ng amatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal na mga kapatid, hilingin natin sa Diyos Ama sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Jesus na pawiin ang ating pagkagutom at busugin tayo ng Kanyang pagpapala at biyaya. Ating idalangin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Mamuhay nawa ng may katapatan sa Eukaristiya ang mga pinuno ng simbahan upang ang dakilang pagsasalong ito ay tunay na maging sagisag ng aming pananalig kay Kristong anak mo at paglilingkod sa aming kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maranasan nawa ng mga pinuno ng aming pamayanan ang nakakapagpanibagong kapangyarihan ng Eukaristiya at hayaan itong ipagbuklod kami sa kultura ng kapayapaan, pagkakaisa at pagbabago. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Huwag nawa naming hangarin ang mga panandaliang bagay na nakapapawi sa pagkagutom at pagkauhaw. Amin nawang hanapin ang pagkaing maghahatid sa buhay na walang hanggan, ang katawan ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami.
Magdulot nawa ng pagmamahalan, pag-uunawaan, pagkakaisa at kaligayahan ang aming pagsasalo sa Eukaristiya na tunay ngang sumasalamin sa dakilang piging sa kalangitan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Maging ganap nawa ang kagalakan ng mga kapatid naming yumao sa piling mo. O Diyos naming Ama, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan. Gayon din ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Diyos naming nagkatawang tao, pakinggan mo ang aming dalangin. Maging lakas nawa namin ang alak at tinapay, ang katawan at dugo ni Jesus, hanggang makamtam namin ang buhay kapiling mo. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristong anak mo at ng aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, bigyan mo ngayon ang iyong sambayanan ng mga kaloob na pagkakaisa at kapayapaan na ipinapahiwatig ng mga alay namin sa paghahain ipinagdiriwang
sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang talagang dakila at lagi mong ikinalulugod na paring maghahain para sa sansinukob nitong pag-aalay na tangi mong ibinukod ang pagdiriwang sa huling hapunan ay paghahain niya para sa tanan upang alalahanin namin at pagsaluhan ang laman niyang inihain upang lahat ay buhayin. Ang dugo niya ay dumanak ng lahat ay mapatawad. Kaya kaisa ang mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Aming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago pa niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kaniyang mga alagada, at sinabi, tanggapin niyo at ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan
ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ihipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay magbuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francesco na aming Papa at ni Jose Advincula na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin makapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaya't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan na iyong anak na aming Panginoong Yeso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa'yo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na pagpapahayaga ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo.
ang aking kapayapanang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Kristus ang inapay.
Na darating na June 17, 2023, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan para sa mga batang 0 to 7 years old, handog sa kabistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayong makipag-ugnayan sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor Cardinal Sin Building mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maaring hanapin sina Miss Shirley o Miss Jocelyn, record staff ng parokya, para sa mga detalye. Ang huling pagtatala ay sa Biyernes, June 16, 2023. Ngayon po ay pinagdiriwang po natin ang dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng Panginoon o Corpus Christi. Kaugnay nito, magkakaroon po tayo ng prosesyon mamaya ng kabanal-banalang sakramento o Eucharistic procession. Pagkatapos ng ikatlo ng hapon na misa, ang lahat po ay inanyayahan lalo't higit ang mga kapatid natin sa Extraordinary Minister of Holy Communion, mga ministry, organization at samahan ng ating simbahan na magbigay galang sa tunay na presensya ng Diyos sa banal na Eucharistia. Magdala po tayo ng kandila. Patuloy pa rin pong pinapalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, hiniling namin kami gawin mong makasalo ng lubusan sa bunga ng banal na pakikinabang sa iyong buhay na dinudulot sa piging ng paghahain ng iyong katawa at dugong banal kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumain niyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mahal na pong Isus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kailingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dalang imain at nasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Nawa'y maalala nilang pangako noon sa biniyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Isus Nazareno. Salamat sa Diyos.